Okay guys, so hello! Ito na, so yung update natin, this is the fourth vlog para sa ating kisame. So, ang gagawin natin today is maglalagay tayo ng water sprinkler! So, ito ay sa mga mall lang nakikita, pero gusto ko maglagay kasi nga, hindi mo kami lagi nandito, and also, protection na rin yun para at least, if ever, wag naman sana, may mangyari, is merong apple agad ng yun, ng apoy, ganon. So, bumili tayo ng tatlong ganito. Ayan. Tapos, meron din tayong mga ito, yung mga paglalagyan. So, plastic na lang yung ginawa ko. Gagawin natin. Tapos, meron pa dun yung tubang ulit. So, yeah. Tingnan natin kung paano siya ikakabit. Okay? Okay, guys. So, ayan na. Kinakabit na natin yung ating mga katubuhan dito. So, ayan yung tubo natin. So, ito yung gitna. Diyan. Ilagay ko muna nito para kasi mapasag yung ating fire sprinkler. So, yan. So, yan guys. Nabutasan na rin natin siya. So, ang gagawin natin is nasa labas siya ng kisame. Kasi yung mga, di ba yung mga nasa mall, nasa loob yung tubo ng kisame. So, ngayon, lalabas natin yung tubo. So, siguro, para din malaman natin kung may leak, mas madali siyang ma-identify kung mayroon siyang leak or kaya, So, mamaya makikita natin yung ating water sprinkler na. Okay, so mula dyan, tatago siya hanggang dito sa kabila. Ayan, kasi may malapit dito sa may aircon. Okay guys, so hindi ko na na-video yung ating pagkakabit ng ating mga fire sprinkler. So, ayan, nakabit na natin. Ayan, so napinturahan ko na rin siya ng white para medyo hindi siya masyadong halata. No? Pero halata pa rin naman siya. So, ayan, so meron tayong 1, 2, and then 3 sa dulo. Ayan. Tapos yung patay niya naman guys is nandoon. Yung kulay red na yun. Ayan. Ayan. Okay, yo. So, ay, salamat. Kompleto na. So, secure na secure na tayo guys. May kisame na, may ilaw, may pintura. And then also, meron na tayo water or fire sprinkler para at least lagi tayong ready kapag kung ano mang sakuna ang pwedeng nangyari. Okay, so sana wag naman magamit. Okay? Pero kung sakali man sana, ano siya, ayun nga, is mag, ang tawag dun? So kung if ever man na meron man tayong apoy, no? Sana pumutok siya para mag-shower tayo dito, no? So hindi lang pala sa CR may shower. Sa kitchen din may shower. Ayan, tatlong shower yan. Guys, no? So, ayan. So, sobrang kompleto na ng ating kitchen. Kailangan ko na lang is maglinis dahil sobrang dumi na naman. Nandito naman ang ating mahiwagang sampahan. Okay. So, the reason why kung ba't ako nagpakabit ng fire sprinkler or water sprinkler is ito na po yung uso sa mga bagong bahay ngayon. So, hindi lang to sa mall makikita, hindi lang sa establishment. So, dapat sa bahay natin mismo, meron din tayong mga ganito. Para, in case, meron tayo agad pang-apula ng apoy. Okay, so, hindi man siya magamit. Alam ko, hindi siya magagamit. Kasi, basta, hindi siya, wala. Okay, so, para at least handa pa rin tayo na laging meron nakaantabay or laging medyo merong nakabantay sa atin na tutulong, which is the ayan, yung fire sprinkler pendant natin. Okay, so, yan guys, so ating video for today. Sana po na-inspired po kayo sa ating kitchen. At guys, kung kapagawa kayo ng kitchen, i-consider nyo po maglagay ng ating mga fire sprinkler para inyong protection na rin sa inyong mga bahay, hindi lang sa kitchen. Pwede maglagay sa kwarto, sa kitchen, sa living room, at lahat ng sulok ng bahay, pwede nyo siyang lagyan. Okay? Para lagi tayong ready. No? So, ayan guys. Ayan. Ayan. Okay?
So, yun nga guys. Bye-bye!